gumana na po ang unit natin, mga kamaster. Ayun. Yun. At umangat na rin yung amperahe. 1.4. Yun. Kamaster, ngayong araw po ang gagawin natin ay ito po yung kadugtong sa error code na L5 Daikin inverter. Ayan po, R32 refrigerant. Ayan. Ang gagawin po natin, kasi L5 po yun, andyan po yung unang video natin na hindi natapos. Ito po yung kadugtong na hinatulan natin ng board. Ngayon, papalitan po natin siya ng board na brand new. Ayan. Ito po yung dala naming board na bago. Ito, mga master, ang bago nating PCB board na ikakabit. Baklasin natin yung luma. Yan, tatanggalin muna natin yung takip sa harap, mga kamaster. Kasi ang nakalagay po nito na error code L5. Defect inverter PCB compressor lock windings ang nakalagay. Ngayon, ang gagawin natin, master, tatanggalin natin, palit natin yung bago at saka pakawalan natin yung magbabacuum tayo, pakawalan natin yung luma at tatapunan natin ng liquid para mag-open yung valve ng compressor. Bago tayo gagawa, iupo sigurado yung ano natin, breaker. Okay. Ayan na, mga kamaster, natanggal na natin ang takip sa harap. Yan. Ang pagtanggal po natin sa board nito, pagtanggal sa mga sakit, yan. Pagbalik nito, mga kamaster, hindi naman to siya papasok kung hindi para sa kanya. Yan. Yan. Tapos yung supply, mas maigi, picturean nyo na lang kung hindi nyo, baka malito kayo. Yun. Yun lang, mga kamaster, pagtanggal. Pagbalik niyan, walang problema kasi pagbalik niyan, hindi naman yan papasok kung hindi diyan para sa kanya. Yun. Ito yung sa fan motor. Ano? Eh. Mga kamaster, natanggal na po natin yung PCB board na luma. Ayun oh. Ito na po yung luma. Patanggal na po natin. Ito po yung bago, mga kamaster, na ikakabit natin. Eh? A few moments later. Yan na po, mga kamaster, na ibalik na po natin yung PCB board na bago, na ikabit na po natin. Ayan. At saka yung mga sakit na ang PCB board lahat, na ibalik na rin natin lahat. Ayan o. Ayan. Sa mga fan motor, compressor. Yun. Plito na. Ayan. Ayan. Andun po yung luma sa karton. Karton, no? Ito na po yung bago. Ngayon, ang gagawin na po natin ito, mga master, ay kasi ang nakalagay sa error L5,
defect PCB, of defect inverter PCB, compressor lock windings. Ngayon pinalitan na natin siya ng PCB board na bago. At ang compressor naman, babacuumin po natin siya ng medyo mga kahit kalating oras, pero tatapunan po natin siya ng liquid. Liquid, mga kamaster, para mag-open po yung valve. Kasi nakalagay compressor lock windings, mga kamaster. Eh, yun. Po mga kamaster, iti yung lumang preon po ay pinakawalan po natin at ipa-flashing natin siya ng liquid. Ayun. Wala pong recovery machine, ang ginawa natin ay nilublob lang sa tubig na may sabon. Ayun. Flashing natin siya ng liquid para mag-open yung valve niya ng compressor, kasi nakalagay L5 error code. Defect inverter PCB compressor lock windings, mga kamaster. Yan po. Kaya ipa-flashing natin siya ng liquid para mag-open siya. Sabay vacuum. Yan. Yan po, mga kamaster. Mga kamaster, nagba-vacuum na po tayo. Na-flashing na po natin siya ng liquid ng R32. Ngayon, binabacuum na po natin siya. Ayan, nagpapawis siya. Nagba-vacuum na po ang unit. Binabacuum na po natin. Tapos po natin siya na-flashing. Ayan. Tanggalin natin ng takip para malakas migup. Ito nga po pala yung PCB board na sira, mga kamaster. IPM lang po ang sira. Ito lang po ang sira, oh. Tinister ko po, mga kamaster. Walang pa, may isang paa na walang palo. Ayan. Yan lang po ang sira niyan. IPM. May isang paa na walang palo, mga kamaster. Yan, may palo yan. Yan. Ayan, may palo. Tapos dito. Ayan, meron. Pagdating dito, wala na. Yun. Yan, walang palo, mga kamaster. At saka ito po yung may kislap kanina. Yan, walang palo. Dito, meron. Yun, meron. Meron rin. Ito mga ma, ito, meron rin yan lahat. Yan, yan, meron yan. Yun. May isang paa ng, isang paa lang talagang walang palo, oh. Ito, ang walang palo na IPM po yan, mga kamaster. IPM. Yan. Kailangan po magtanggal nito, mga kamaster. Mayroon pa pong blower. Kasi dalawa po yung hinang. Kabilaan po yung hinang. Kasi pag wala ka pong blower, yung panghigop, mababakbak po to. Kabilaan yung hinang. May hinang dito. May hinang rin doon sa likod. Yan. Yan, mga paa niya. Tanggalin mo to. Yun, yan lang po ang sira niyan. Okay. Ang unit natin, mga kamaster, ay nagbabacuum pa po. Ayan. Mga
master, ang pag-vacuum natin. Medyo may kalahating oras na po. Kakargahan na po natin siya. Sarado muna natin yung manifold gauge bago patayin yung vacuum. Yun. Sa-charging nga natin. Yun ang 32 natin mga kamaster. Okay. Para matesting natin mga kamaster. Kargahan na po natin ng refrigerant. Bago natin kargahan mga kamaster, ay mag-purge muna tayo. Yun. Mag-purge muna tayo mga kamaster. Yun. Tauban mo. Oh. Balik. Yun na. Yun. Yun. Pwede na natin i-testing ang unit. May laman na po yan. Yan mga kamaster, testing natin. Unahin natin ang breaker. Yan, tester muna natin kung walang grounded. Yan po mga kamaster, na-tester na po natin. Okay po yung wiring, walang grounded. May video naman po tayo dyan kung paano mag-tester dyan. Na kung may grounded ba or wala. Ngayon, testing na natin, iun natin ang breaker. Okay, un na natin ang breaker mga kamaster. Para ipaun natin yung loob. Good. Papaun natin dun sa loob. Nga po mga kamaster, nakaun na po ang unit. May ilaw na po. Ayun. Kumikislap. Kita mo yung kulay green na yan, oh, kumikislap. Ilaw. Ano. Gumana na po ang unit natin mga kamaster. Ayun. Yun. At umangat na rin yung amperahe. 1.4. Yun. Pag ganyan, hindi natin yan siya makuhanan ng tamang karga at amperahe kasi walang takip. Ibalik natin yan ang takip bago natin siya kuhanan ng tamang karga at saka amperahe. Ayan, bumaba na rin ang charging natin. Nasa 25 PSI na lang. Dagdagan muna natin. Pahinga mo, pahinga. Yan. Ang maximum niya mga kamaster ay 8.0 ampere. Maximum current yan, oh. 8.0 ampere. Kahit kukuha tayo ng 6 or 7. ampere. Ang gagawin muna natin mga kamaster, ibalik muna natin yung takip para makuha na natin ng tamang karga at saka amperahe. Okay. Naibalik na po natin ang takip mga kamaster. Ayan.
para iuna naman natin siya ulit para kuha ng tamang karga at ampirahe. Yun. On na natin siya. Yun. On ang breaker. Mga kamaster, gumana na po ulit yung unit natin na inon natin kasi tinakpan muna bago yun ulit para makuha na ng tamang karga at charging ang at amperahe. Ayan, gumana na. Pumalo na po siya na 2.0 ampere. Dagdagan po natin mga kamaster ang karga natin. Ang karga pa natin ay 50 PSI. Magkarga po tayo pa kunti-kunti lang. Yun. Kasi pag di mo takpan to mga kamaster, kuhanan mo siya ng karga at chargingan mo, hindi mo po siya makuhanan ng tama. Ayan o. Pumalo na po siya ng 2.1. Ang maximum is 8.0 ampere. Yan. Ayan na po mga kamaster, pumalo na po siya ng 2.2 ampere. Parang pabalik na po sa normal ang unit natin, 2.3. Yun, dagdagan pa natin. Yun, 2.89. Ayan, tumataas.